Ang lamesa nyo ba ay palaging walang laman at medyo nagsasawa ka na sa disenyo at ayos o setup ng inyong dining table at mini table sa living room? Tunay ngang kaaya-ayang tignan kung ang ating lamesa sa bahay ay may nakadisplay na pagkain o prutas dahil talagang nakapagbibigay ito ng gana at maganda sa paningin. Ayon sa feng shui, ang pagpapanatili o pagdidisplay ng mga prutas at pagkain sa lamesa ay nangangahulugang abundance, fertility, at prosperity upang magkaroon ng masaganang pamumuhay ang pamilya. Kung hindi naman natin afford o kayang panatilihin ang ating lamesa na may palaging nakadisplay na prutas dahil sa taas ng mga bilihin ngayon, ay mayroon namang alternatibong solusyon dyan at ito ay sobrang mura at maaaring libre at sobrang convenient dahil ang mga ito ay maaaring makikita lamang natin sa ating garden. Kung tayo ay mahilig sa paghahalaman at certified plantito at plantita, ay napakadali lamang nitong hanapin sa ating hardin. At sa usaping lamesa naman, ay may paniniwala ang mga encheck at sa feng shui na swerte ang mga lamesa na pabilog at paoblong dahil sumisimbolo ang bilog sa yang element habang ang mga rectangular tables naman ay resonance ng yin. At kung walang round table sa inyong bahay, ay mas mainam na lagyan ng halaman ang sentro ng inyong rectangular na lamesa ng halaman na nakatanim sa round pot o bilog na paso upang mabalanse ang resonation ng yin at yang. At kung pabilog naman ang lamesa, ay pinapayuhang lagyan ng sentro nito ng halaman na nakatanim sa rectangular na paso dahil hindi maganda kung sobra-sobra ang yin o yang element sa loob ng ating tahanan. At mas maganda ang flow ng good luck at fortune kung balanse ito. Kaya naman, kung gusto mong malaman ang mga halaman ng swerte na dapat gawing centerpiece o ilagay sa lamesa, ay tumutok lamang sa videong ito. Kaya bago tayo magpatuloy at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakipindot muna ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 7, Zebra Plant. Perfect ang zebra plant bilang centerpiece dahil sa taglay nitong ganda na may mga stripe na nahahawig sa zebra. At kung ang inyong lamesa ay maliit lamang, ay hindi takaw space ang halamang ito dahil isang maliit na halaman lang din ang zebra plant at mabagal lamang itong lumago at maliit pa rin ito kahit nasa mature stage na ito. Hindi poisonous ang zebra plant at safe ito kung may alaga tayong mga hayop. Marami ng plantito at plantita ang may tanim nito sa Pilipinas dahil madali lamang itong alagaan at native ito sa bansang South Africa. Swerte ito dahil sinisimbolo nito ang enduring at timeless love na mabuti sa isang tao lalo na sa pamilya. Pinaniniwala ang pinapanatili nito ang strong bond at relasyon ng pamilya at sa kahit kanino. Hindi lamang swerte ang dulot ng zebra plant dahil air purifying din ito at nakapagbibigay ang zebra plant ng oxygen na kailangan ng tao. Carefree ang pag-aalaga ng zebra plant at kayang mabuhay kahit hindi diligan ng ilang linggo. Hindi ito nangangailangan ng direktang sikat ng araw at isang beses lamang diligan sa isang linggo. Nasa 2 to 15 cm ang diameter ng lapad nito, kaya sobrang inam para sa mga business tulad ng cafe at mainam rin para sa dining at living room table sa loob ng bahay. Number 6, Air Plants. Isa sa pinaka-convenient na alagaan ang halamang air plants dahil ang Pilipinas ang may pinakamagandang klima para sa air plants upang ito ay mabuhay. Gusto ng halamang air plants ang sobrang taas na humidity sa hangin at ang Pilipinas ay may tamang init ng panahon. Akma-akma ito bilang indoor plant at centerpiece plant dahil hindi ito nangangailangan ng lupa upang mabuhay. Kahit ipatong mo lamang ito sa paso ay mabubuhay na ito. Pinapaniwalaan nakatutulong ang halamang air plants sa mga taong nahihirapan sa pagbabago dahil sinisimbolo nito ang freedom at creativity. Kung ilalagay ito sa inyong lamesa as centerpiece ay magdudulot ito ng gaan ng buhay at nagpapalayas ng grabeng problema at kamalasan para sa lahat ng miyembro ng pamilya dahil ayon sa feng shui, sinisimbolo nito ang air at ang water na siya nagtataboy ng mga evil presence. Ang air plants ay maraming varieties at maaaring pumili kahit alin dito tulad ng Talansha balbosa, Talansha ayonanta at Talansha argentia. Sa pag-aalaga naman dito ay dinidiligan ito 2 beses hanggang 3 beses sa isang linggo. Mas recommended na gumamit ng spray o mist spray
Kung walang pang-spray ay maaari namang ibabad ito sa tubig ng 30 minutos, ngunit ang iba ay 15 segundo lamang itong ibinababad. Nangangailangan ng air plants ng maliwanag na pwesto at perfect ito gawing centerpiece kung ang inyong lamesa ay nakatapat o malapit sa bintana. Number 5, spider plant. Isa sa best indoor plants ang halamang spider plant at maraming pwesto upang i-activate ang swerte nito. At isa na dyan ang ilagay ito sa ating mga lamesa bilang centerpiece. Pinaniniwalaan na ang mga swerteng taglay nito ay sumisiksik sa lahat ng sulok ng kwarto at loob ng bahay. Dahil isa sa katangian ng gagamba ang sumiksik sa mga sulok, sinisimbolo ng spider plant ang young wood element dahil sa kulay nito at ang swerteng dulot nito ay humahatak ito ng magandang pasok ng pera at swerte sa negosyo. Ayon sa Chinese culture, ang spider plant ay pinaniniwalaang nagbibigay ng good health para sa mga tao na mayroon nito at kinakatawan nito ang strength o katatagan at ang mahahabang dahon nito ay nangangahulugang stability in life. Tama lamang ang laki ng halamang spider plant para gawing centerpiece sa ating lamesa dahil hindi ito sobrang takaw sa space at napakadali lang rin itong alagaan dahil low maintenance lamang ang halamang spider plant at dinidiligan lamang ito linggo-linggo. Hindi rin poisonous ang halamang ito at naglilinis rin ito ng mga toxin sa hangin kaya safe at perfect ito gawing centerpiece. Number 4, bamboo plants. Ang halamang bamboo plants ay isang versatile plant at kahit saan natin ito ilagay ay magdudulot ito ng swerte. Sa kultura ng mga Chinese ay kadalasang inilalagay nila ito sa kanilang altar kasama ng mga pagkaing alay sa kanilang Diyos. Kaya naman, kung ilalagay din natin ito sa ating lamesa bilang centerpiece ay magdudulot rin ito ng swerte at sobrang dali lamang nitong mabuhay. Mas mainam na ang ilalagay na bamboo plant para sa center table ay yung may 3 tangkay ng bamboo plant dahil sinisimbolo ng 3 tangkay ng bamboo plant ang happiness, wealth at longevity at recommended din ang 10 tangkay ng bamboo plant dahil ang 10 tangkay ay sumisimbolo sa completeness or perfection dahil ang ating hapagkainan ay sumisimbolo sa kompletong biyaya mula sa ating Diyos. Bukod pa dyan, ang bamboo plant ay isang air purifying o lumilinis ng hangin at lumilikha ito ng healthy environment dahil sa katangian nitong paglilinis ng hangin sa loob ng ating bahay. Number 3, Fittonia plant o nerve plant. Madali lamang mabuhay ang halamang Fittonia dahil ito ay isang tropical plant at angkop ang klima ng Pilipinas upang ito ay mabuhay. At ito ay recommended na gawing centerpiece dahil sa ito ay non-toxic o hindi nakalalason, kaya safe itong gawing indoor plant. May iba't ibang kulay at varieties ang Fittonia plant tulad ng Black Star na may dark emerald green na dahon na may pattern ng red-purple. At mayroon ding red vein na may matingkad na berdeng dahon at lutang na lutang na red color pattern. At ang panghuli ay ang Angel Snow Fittonia na may bright green leaves na may pattern ng white veins. At marami pa itong varieties na pwedeng pagpilian at ipinapayo na Black Star Fittonia at red vein variety ang alagaan at gawing centerpiece dahil sa swerte sa taong 2023 ang kulay red at purple. Bukod pa dyan ay sinisimbolo rin ng Fittonia plant ang life, hope at resilience na nagdudulot ng swerte sa pamilya upang magkaroon ng matatag na relationship at strong well-being ang naninirahan sa loob ng tahanan. Ang halamang Fittonia ay mahusay rin sa pagbabawas ng level ng carbon dioxide sa atmosfera at naglilinis rin ito ng hangin sa loob ng bahay at hindi maselan ang halamang Fittonia dahil gusto nito ng mamasamasang lupa. Number 2, Boston Fern. Classic at favorite choice na ang fern bilang centerpiece dahil walang duda na sobrang ganda at well fit sa paningin ang Boston Fern. Ang mga malalagong usbong ng dahon nito ay talaga nakapag-iimbita ng good vibes at ginagamit rin ito kadalasan sa kasal bilang centerpiece at palamuti. Pinaniniwala ang kapag inilagay ang Boston Fern sa sentro ng ating mga lamesa sa dining table ay nagdudulot ito ng prosperity at good fortune dahil sa mga dami ng dahon nito. Ayon sa feng shui,
Ang Boston Fern ay sumisimbolo sa positivity na siyang nagbibigay ng lakas sa espiritual na aspeto. Mainam ang halaman na ito na magtanggal ng mga airborne germs at iba pang air contaminants, kaya ito ang mas inirekomenda bilang indoor plant, kaya mas recommended din na gawin itong centerpiece sa ating dining table. Hindi ito demanding sa sikat ng araw at ang Boston Fern ay nabubuhay kahit sa malilim na parte ng loob ng ating bahay. Number 1, Baby Rubber Plant. Kilala rin sa tawag na Peperomia obtusifolia at American Rubber Plant, at native ito sa tropical na bahagi ng Southern Florida at South and Central America, kaya nabubuhay rin ito sa Pilipinas. Best choice ang baby rubber plant na gawing centerpiece o ilagay sa lamesa, dahil sa pinupuksan ng halamang ito ang pagkakaroon ng bakterya at fungi kung ang mga ito ay dadapo sa mga dahon nito. Swerte ang baby rubber plant bilang indoor plant, dahil ayon sa feng shui ay kinakatawan ng halamang ito ang abundance, happiness at wealth. Ma-activate ang swerte nito kung ilalagay ito sa loob ng bahay, sa tabi ng bintana, at mas recommended na ipuesto sa lamesa bilang centerpiece. Ang mga pabilog na dahon nito ay sumisimbolo sa barya at pinaniniwala ang humahatak ng pasok ng swerte papasok sa loob ng bahay. Bukod sa swerteng hatid nito ay sa usaping siyensya ay nagbibigay ito ng high oxygen content, kaya mainam ito na ilagay sa lamesa at malapit sa tao, lalong-lalo na sa mga taong may asma, at ito ay lubos na nakakatulong para sa kanilang kondisyon. Ayon ng baby rubber plant, ang sobrang dalas ng dilig at nangangailangan ng maliwanag na pwesto. At kung ang inyong lamesa ay malapit sa bintana at nasa maliwanag na pwesto, ay hindi na ito kakailanganing ilabas upang itapat sa liwanag ng ilang oras. Ang mga halaman na ating tinalakay na mainam na gawing centerpiece sa ating mga lamesa ay ilan lamang sa pwedeng ilagay. Marami pang mga halaman ang maaaring ilagay, tulad ng jade plant, lavender, rosemary, snake plant at potos. Ang mga nabanggit ay pawang rekomendasyon lamang, dahil sa ang mga ito ay pinaniniwala ang nagdudulot at nagtataglay ng swerte, at ito ay ayon sa paniniwala at sa feng shui. Maaari itong sundin at maaari din namang hindi, dahil malaya tayong sundin kung ano ang gusto nating gawin. Ang mga payong ito ay hindi pinipilit na isabuhay. Mas maluwat sa ating pakiramdam at mainam na isabuhay natin kung saan tayo komportable at masaya. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito na pinamagatang 7 swerteng halaman na dapat gawing centerpiece. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga suggestion at topic na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang iyan at aking bibigyan paliwanag ang iyong gustong maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para wala kang mamiss sa mga bago kong upload na video.